masayang ibinalita ng singer-comedian na si Gladys Guevara na ikinasal na siya sa wakas. At ito nga ay sa pamamagitan ng Facebook post at ikinuwento niya na super blessed at super happy siya dahil natagpuan na niya ang kanyang kabiyak sa kabila ng maraming isyo ng kanyang manatanggap sa kung ano nga ba at kung sino-sino ang mga lalaki na inililing sa kanya. Marami ang nagulat, lalong-lalo na ang kanyang mga fans sa balitang ito dahil hindi nila inakalang hinasal na pala ito sa hindi pa nakikilalang lalaki sa kanyang buhay. Labis niyang pinasasalamatan ang Panginoon dahil binigyan siya nito ng lakas ng loob na magpatuloy sa buhay sa kabila ng mga pinagdaanan niya. Sa ad niya, I thank God dahil hindi hatred ang namalagi sa puso ko. I am blessed by God din to continue to love again. And ipinaramdam din sa akin ni Papa God na hindi totoong wala nang magmamahal sa akin. May katapusan pala lahat ng pain at heartaches. Pinabangon ako muli ni Lord at binigyan ng isang katulad ni AD na minahal ako at minamahal ng buong buo at wala nang kahit anong question pa. Hindi ako uminda sa lahat ng sakit at pagsubok knowing mas maraming sakit, hirap at pagpapahirap ang ginawa kay Jesus. Iniyakan ko, oo, pero hindi ako pinabayaan ni Lord. Dagdag pa ni Gladys, mas ipinaramdam pa sa akin ng Panginoon na mas deserve ko pang lumigaya ng mas maligaya pa sa inakala kong ligaya. Ngayon alam ko na ng mas malinaw bakit nangyari ang lahat ng nangyari. May mas magandang plano si Lord. Kaya thank you Papa God sa lahat-lahat ng ito. Ibinabalik ko po ang lahat ng ito sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng aking papuri Father God. At pasasalamat sa lahat ng taong hindi ako iniwan sa ere at patuloy na nagmahal, nagmamahal at suporta sa akin hanggang sa ngayon. Smile na lang ako ng smile ngayon. Let us all just spread love. Hindi naman inireveal ng komedyana kung ano ang pangalan ng kanyang asawa ngunit nagbigay ito ng initial na AD. Ang sinasabi niya na nangyari ay ang kontrobersya kung saan napagbintangan siyang kabit ni pambansang Kulukoy na naging dahilan raw ng kanilang paghiwalay ni Marites. Sa isang Facebook live rin ay pinasilip niya ang kanyang napangasawa ngunit hindi niya ipinakita ang muka nito. Samantala, sa panayam ng social media influencer na si Joel Mondena o pambansa Kulukoy kay OG Diaz ay klinaro niyang hindi niya naging babae ang TV host comedian na si Gladys Guevara. Isa kasi ang komedyana na binanggit ng mga netizens na kaya nagiwalay si PK at ang dating asawang si Grace Mondena o mas kilala bilang si Marites na isa na rin sa ngayon sa mga gumagawa ng pangalan sa social media bilang big time influencer. Tumaiming naman kasi na napapanood sa vlog ni PK ang mga sweet-sweetan nila ni Gladys sa vlog nito na pinalalabas na magkasama na sila sa isang bahay nang una at nakikitang inaalaga nito ang anak ng vlogger na si Jojo na mag-iisang taon na ngayong 2023. May mga video pang para makabawas ng gastusin sa araw-araw ay ino-online selling ni Gladys ang branded sneakers ni PK, bagay na ikinulukan ng lahat. Pero nitong huli, inamin mismo niya na nasaktan ito sa ginawa ni Gladys sa kanya dahil hindi man lang daw ito nagsasabi na meron na palang kinalulukuhang lalaki ang actress comedian sa kabila ng kanilang masayang collaboration sa kanilang mga social media account. Particular na nga dito ay ang kanilang Facebook account at YouTube channel. May kutob daw siya noon na parang may gusto nga siya kay Gladys pero dahil sa trabaho nila bilang mga social media personality ay hindi niya lang ito pinansin at ipinagpatuloy na lang ang kanilang ginagawa na pagbibigay kasiyahan sa kanilang mga followers. Samantala, sumakabilang buhay na ang ama ni Eric Santos na si Renato Nat Santos kahapon lamang August 11 sa edad na 70. Ang malungkot na balita ay binahagi ng mga awit sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. May kalakip rin na Bible verse na mula sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8 at ang kanyang naging lahat. Our beloved tatay has joined our creator. Mahal na mahal kita tay. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there's in store for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me but also to all who have longed for his appearing. Marami namang mga netizens at mga kaibigan sa showbiz ang nagpaabot ng kanikanilang mga mensahe ng pakikiramay kay Eric. At kabilang na dito ay sina Ying Constantino, Carla Estrada, Sharon Cuneta, Alan Kay, Angeline Quinto, Ogie Alcacid at marami pang iba. Matatandaan noong November 2022 lang nang pumanaw ang ina ni Eric na si Angelita Ramos Santos. At wala pang isang taon ay binawian na rin ng buhay ang kanyang ama. Hindi naman ibinahagi ni Eric kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay ng ama. Condolence Eric
and family. Maraming salamat at ito lang muna ang ating update for today.